Batotol, we have the Hanzo now. Getting over to SGD Omega. Gets locked in. What are your digest on this final pick? Hindi yung tula kasi ni Valir, 'di ba? So hindi niya na kailangan pumunta. I mean, susugod siya paharap, 'di ba? Or pwede siya manggaling sa kahit anong side, which is yun ang pinakamahirap para sa support kasi hindi mo alam kung saan magagaling yung Hanzo eh. Tumatago siya sa obstacle using the yung pinakel eh. So I think that's a good pick para sa SGD. Plus execute. Hindi na kailangan masyadong pwersa, mamadali mo lang sa skill. Yeah, actually good note doon good note doon paring Prop B. Now, I want to ask for your votes, Tol. On this draft, on this very heated match on PH and SGD Omega, who are you putting your vote? I'll go for SGD Omega double assassin setup. Kaya Hanzo fan 48% win rate. I'll go for SGD. SGD Omega. Hindi pa naman natalo yung Hanzo. Oh, successful Hanzo actually got banned. What about you, Butters? Alam mo, ako, nakikita ko yung sinasabi ni Prof dito, the Valir isn't going to be a problem kasi meron ding Natalia. So, madali lang talaga habulin yung Valir dito. I would have to give it up for SGD muna. Even with the Valir, pakaramdam ko kakayanin ng SGD na bigyan. SGD Dragons gusto ko sabihin eh. Pero, double SGD Dragons. Oo, no? double SGD Dragons tayo ngayon. Okay, sige. I'm putting my vote para sa Onyx bilang suporta sa napakagandang dilag na si Madam Mili Dolor. Ayan. At si paring Toriyama na kamukha si paring Yunbin, no? By the way, guys, June 1, this Monday, may special announcement ang Smart. Parehas lang eh. May awig si Toriyama tsaka si Yunbin eh. Yunbin tsaka si Aklas. Ayan. Mga kaibigan, last minute digest wala sa panel na to. Na sit and fight. Ladies and gentlemen, magtumuna tayo ngayon dito sa ating mga casters. Paring Manjin and Chantel, kayo naman. Maraming salamat para dyan sa ating napakagwapong panelist desk. Of course, unang laban natin ngayon, lower bracket, it's gonna be Onyx PH versus SGD Omega. Ang dami naming side comment ni Paring Manjin na habang nakikita namin yung draft pick. Ikaw ba, Manjin, anong feeling mo for this game number one? Sa akin, napakainit ng laban na to. Actually, depende talaga sa draft siguro din ang mangyayari. But in terms of draft, sobrang nagustuhan ko rin yung Hanzo pick eh. I think yung Hanzo yung magiging answer nila sa Kimi and sa Valir in the backline. Tapos ngayon nga may Natalia. So, kailangan mag-ingat ng Onyx dito. Ang interesting dito para sa akin, nakita natin yung strength agad ng Onyx na nalalaro nila yung kanilang team, yung kumbaga yung composition nila. This time it's the kingmaker now in the playing field, Fuza Ken ang kanila magiging utility support dito, Chantel. Dito for this game, Onyx PH versus SGD Omega, kahapon nakita natin si Jay na naglalaro. This time around, it's gonna be Fuza Ken for the team. So, very crucial agad for Onyx PH. At kaya sinabi, at aware tayong lahat na kung sino man ang manatalo for this series, automatically laglag na para sa ating tournament. So, malaking bagay ito agad, SGD Omega. SGD Omega, ganda na draft nila. Yun yung masasabi ko. Personal ko siya kasi automatic kaya nilang i-assassinate dito yung possible damagers ng Onyx PH. Yep. Actually, tama ka dyan, Chantel. But I'm guessing that the problem here sa ganitong draft ng SGD Omega is you need to be patient with the Hanzo pick, diba? Especially na yung kailangan mo pa maghintay ng level 4. Ang ginagawa ngayon ng Onyx PH, wag na natin paabutin doon. Let's go for the invade. We have damage with the Kimi and the Valir. And mukhang nagkakabubuga na nga, Chantel. Kapitin natin dito, Haze. Nakapatay mo na talaga. Isa para double kill sa kanya. Oh my Vias, Madam V na Onyx PH ang napatay dito. And kita niya naman, napakaganda. Pag meron ka talaga Lido Wanderer sa side mo, kasi automatic para may Estes ka. Kasi si Wise dito, hindi ba yung Wise? Napatay dito ni Kenji. Mga bigyan, napakainit ng laban natin agad. Kumbaga, yes, Onyx PH, meron silang Kimi sa lineup nyo. Pero, for SGD Omega, minamaximize nila yung, yung pinaka-damage ng Hanzo tsaka Natalia nila. Sobra, Chantel, that was actually a crucial trade for the side of SGD Omega kasi nakuha ng Onyx yung Serpent. If I'm not mistaken, nakuha nila yung Serpent or either na-shutdown nila kung sino man yung kumuha ng Serpent because of the first blood sa side ng SGD Omega. But SGD Omega, Haze was in the top lane, Kenji was in the top lane, immediately answering to the Lito Wanderer para at least kahit papano mabawi nila yung early game advantage. So that was
a good block para dito sa SGD Omega for the side of Onyx PH. Kasi you want Wise to get all the blues in the world, di ba? Alam ni Prof dito bilang isang Kimi Mage eh. Bilang isang Kimi Marksman, di ba? May part ng Kimi na may times na mas gusto mo yung purple rather than the orange buff. Kasi mas laging naka-up time yung energy transformation mo eh. So with this, I think for the first few minutes ng ating game, SGD Omega got the upper hand dahil sa rotation ni Haze at ni Kenji. Oo, kumbaga inutilize dito yung mga SGD Omega yung mga boss na pwedeng gawin ng kanilang team. Pero anyways, bottom line side, kita natin sila yung turret card from OMIV. And Haze is on a roll for this match, guys. Yung talaga yung masasabi natin. Kasi kapag ka meron siyang stealth mode dito, automatic, ginagamit niya agad against Onyx PH. Kasi hindi alam dito na Onyx PH kung saan magagaling yung kalaban nila. Yeah, and I think delikado na to. For the side of Onyx PH, look at the net worth right now of all of the teams. It is actually Kenji who is leading. Meanwhile, Chantel, meron ka pang mga pick-off potential na sobrang dami, diba? You have the ejector lockdown. Hanzo can go in for the police moves, diba? And ang meron lang si Wise dito ay ang Purify. Mawala ang ejector, pero hindi siya safe sa Natalia. So, Onyx PH for their marksmen, for their carries, oh my Venus and Wise, kailangan nila mag-position ng tama dito or probably win the side lane game. If you're gonna look at the bottom lane, medyo lumalamang si Toshi dito against Iyakno sa baba, ah. Oo, kumbaga napakatapa kasi ang lalim ng inaano niya. Pero wait lang, kamuntikan mamatay. And that is the beautiful side of having a Hanzo sa lineup niyo kasi napakalayo ng kanya multo. Top lane 30 dito. RPH masisira na po sa Kenji with a large mga besi. Wow, pero yun nga lang, Kenji disengaged for the team SGD Omega. Pero SGD Omega, ano dito ah, kinakapitalize nila lahat ng lanes. Hindi natin alam kung ano yung pinaka, meron kasi mga teams na ang pinaka gusto nilang baugin is top lane side. Pero for SGD Omega, kung ano yung opportunities, space of opportunity for them na kuhanin, kinukuha nila. And HGZ on this Hanzo, hindi na nila inaantay na tumaba pa kasi sumusakit, tumatakbo. Pero oh my God, on the bottom side, getting a kill for RPH. Grabe no, Chantel, I think dyan mo lang malalaman talaga yung pagiging professional nitong teams na to, no? Playing the macro game as usual, controlling all the lanes. If you can notice, wala pa rin nagtuturtle dito sa laban na to. Iyakno with the bait here. Muntikan pa siya mamatay, pero binate niya pa lang. Lalang niya yung ulti niya. Meanwhile, may nangyaring kaganapan sa taas. Chantel, sino namatay? Na Torre. Mga kaibigan, pero as we could see here out of this game, 3.2k gold agad for this Uranus. So, malaking bagay na agad yan for SGD Omega, knowing na ang Onyx PH dito, medyo Kimi ang pinakapakukuha nila ng power. So, para I mean, for Kimi against Uranus, medyo hindi siya talaga makikita on early part of the game. Most probably kailangan maging mataba ka talaga. Pero turtle has been taken here by Onyx PH. Wise getting a kill para sa kanilang team HGZ. Kamuti ka mamatay, kamutikan para makamamba out dito. Haze with a kill naman on the side lanes. Pero Kenji dito disengage for Onyx PH out of this match. Tatlo ang tumatakbo for this team. And guys, sinabi natin SGD Omega is on a roll. Again, another even trade, I think. Nakikita natin dito na for the side of Onyx PH, ayaw na nilang pumwersa ng mga deep jungle invades dito. Even though they have the Kimi and the Grok in their lineup, talagang nagiging careful sila. Gusto kong makita actually dito si Kuya Haze. Ayun, Bataanon putting on a show. 5 minutes in, 5-2-1 with the high and dry and the execute. Ang gaganda ng mga flanks na pinapakita dito ni paring Haze. Akatin si Hanzo ang gagalaw ng mga flanks, ang gagawa ng mga flanks, pero hindi si Haze. At dahil doon sa mga flanks na ginagawa niya, nadidelay yung aggressive invade sana na gustong gawin ng Onyx PH. Speaking of Haze, ito yung kind of player na tahimik pero napaka ingay ng galawan pagdating sa laro. Tayo siya pa rin sa may interview, pero dito talaga nagkawala para sa the SGD Omega. Gaya na sinabi natin, as much as possible, kapag ka meron siyang stealth mode dito for this Natalia, automatic, kinagamit niya agad. Kasi mahirap eh, hindi mo alam kung saan nagagaling, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumunta sa'yo. And kita natin dito si Genji, napakakunat na actually on to this game. Oh my V, halos wala na buhay! At dito naman sa ating middle lane side, it's gonna be unstoppable force, come from this joint, pero not enough damage, come from Onyx PH. Parang yung sinasabi mo, Chantel, kanina, no, na si Haze,
siya yung tropa mong tahimik lang sa inuman, pero siya pala yung umuubos ng pulutan. Parang gano'n, gano'n, gano'n na gano'n. Si si Kuya Hayes, kung ihahalin tulad mo sa totoong buhay. And with that, I think maganda yung control na binibigay dito ng SGD Omega. For the side of Onyx PH naman, I think one of their win conditions dito, Chantel, is to prioritize the right target. Kasi like for example, nakita natin kanina, 'di ba, na ginow nila si Kenji, yung Uranus. Yes, yes. Ang hirap nun eh, especially if you're a Kimi, hindi mo talaga agad siya mapapatay. You need a burst, and si Kimi hindi siya yung burst type talaga eh. Parang damage per tick siya eh, per second siya eh. So, right now, it's an even ball game sa playing field. Pero I think yung onting tempo ay nasa side ng SGD. Oo, actually for this game, binabanggit natin si Kimi. Ang medyo crucial dito, medyo hindi siya yung... type of hero na i-opt mo na buuin agad yung Genius 1 just for the Uranus. So, Genius 1 kasi para ma-penetrate talaga yung Magic P na kaya ibigay dito ng Uranus. So, for Onyx PH, ang crucial kasi sa Kimi, as much as possible, gusto mo na tinututok mo talaga kung sino yung ita-target mo. Yeah. So, for SGD Omega naman, ang dami lang pwede pang front to counter out this Kimi. Ang dami pwede sumula ng damage pagka... tinry nila dito i-burst yung isang Johet, pero ejector, pero unstoppable force. So, yeah. May Repronic PH, pero I guess, ang pinakaano lang talaga nila dito, yung guys sabi mo kanina, is to focus more on the side lanes para masira yung rotation ng SGD Omega. And I think ginagawa nga nila to, Iyaknu is really doing well in terms of focusing and prioritizing his lane. But meanwhile, Chantel? No, ako po. It's a 30 lane side dahil it's gonna be hate sa may bandal mode, pero mahuhuli lang din naman yata dito. Buhay pa, pero musake with that wild charge, mga kaibigan. Turtle has been taken here by Uranus. Kenji, napakunan, pero flicker out para kay Heat dito. Mr. Fundamental for SGD Omega, initiator wise, more on support, napaganda performance come from Heat. Ubos na naman ang pulutan mula kay Haze Bataanon. Grabe, that was a value trade coming in from SGD Omega, Chantel. Ilan lang sila doon sa Turtle Pit. 5 yung Onyx doon. That was the right target for him. Getting the Kimi. Kimi has the Purify, pero he doesn't care. Dahil doon, kahit namatay siya, nakuha ng SGD Omega yung macro value, which is the top lane, and yung control ng mid lane. Ngayon, nakikita natin, pwede pa siya ulit kumuha ng gank. Eto pare ba, Gina, makikita natin sa item ng Esmeralda, more on ano talaga sila eh, pang team fight. Kasi ang item, first na binil niya is the Thunder Belt. Usually yep. May kita natin mga Calamity Reaper for the Esmeralda or even the Feather of Heaven. Pero dito, more on pang slow para ano na yep. Agad, mahirapan agad dito, tumakbo ang Onyx PH sa kanilang laban. Pero kita natin ngayon, ano naman sa may bandang bottom lane, wild charge naman ang ginamit dito na po sa wise getting kill para sa kanilang team, pero medyo malumanay. Disiplina ang ating ipapakita. Yan sinasabi ng SGD Omega. Siritan dito. Para kay Oh My Venus, pero naiwan lang din naman dito. Kenji, napakakunat. Yan ang sinasabi natin. Pero ano nga ba ang makunat laban sa 5? Okay. Yep, walang makunat sa 5. Walang malakas sa marami. Tama ba ako? Tama ba ako, Chantel? I think itong SGD, they overextended their welcome in the bottom lane. Ngayon lang tayo nakikita actually ng tunay na 5-on-5 rumble. Halos lahat ng skirmishes na na-witness natin ay nanggaling actually kay Haze. 70% on that kill participation. Diba, ayos ba yun? 6 plus 1. On that kill participation due to pick-offs. Pick-offs lang yan. Pero again, kung iisipin mo rin, sa side ng Onyx, yung clash nila, napakasakit eh. Burst damage from the X-board, Kimi DPS, kailangan lang talaga nila pumosisyon ng maayos. That's why, may intindihan yung sinabi mo eh, na itong si Toshi, imbis na nag-fighter type, nag-ano lang siya eh, pseudo-tank build, diba? If I'm not mistaken, may Oracle din siya sa kamay niya, meron din siyang Thunder Belt. And I think enough na yun, kasi ang kailangan lang niya is sumusun ng laban. Oo, kasi dito DPS si Kimi. Kumbaga, ang pinakaginagawa dito ng SGD Omega, yung kayang ibigay dito ng Kimi, kina-counter na nila agad bago pa maging masakit sa ulo. So, na-foresee na nila yung kayang ibigay ng Kimi dito ng Onyx PH. But anyways, 9-10 ang ating score again, SGD Omega. Napaka-pressing. We have Haze here na nagpapakita ng kinila sa ating laban nila ng buhay. Oh my feet! He's down. 4-5.
line of Onyx PH, Insanity for Dilar, pero walang damage come from Onyx PH. At kita natin dito, map control is on the side of SGD Omega. Kenji hindi nila mabigyan ng damage. Clutch time, Kenji is doing it. Pero Chantel, pang ilang beses na to, ubos na naman ang pulutan part 2. Haze, ladies and gentlemen, with the high and dry. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong type ng Natalia na talagang ano eh, talagang assassin type killer. Lagi natin pinag-uusapan na si Haze, ang bagay sa kanya mga hero, yung mga Brusco na tanke, 'di ba? Baksha, Grak, Cho. Pero ngayon ko lang siya nakita na ganitong type ng hero, assassin. Tapos hindi siya yung type na Natalia na sumisegue lang ng mga nakaw, mga buffs. Siya yung killer Natalia. Oo, kumbaga literal amazing para dito kay SGD Omega. Kasi minsan, siya na rin talaga yung pumapasok kahit mag-isa lang siya at nanggugulo. Kumbaga, pagka nagkaroon na exclamation point, nakita ng Onyx PH, knowing na si Haze yung may gamit noon, there's this certain kaba for Onyx PH. Kasi ano eh, willing to go, willing to dive for Haze dito, knowing na may execute pa siya sa ating laban ngayon. For Onyx PH, medyo mahirap ang kanilang sitwasyon. Late game, wala din tayo aasahan for that one. Knowing na meron pa tayo Lord Khan for the SGD Omega at nakasira pa sila na isang Tori dito against Onyx PH. I think ang sinasabi mo dito, Chantel, yung scaling nila unti-unti nang nawawala. Diba? Yung pinag-usapan kahapon, unti-unti nang nag-expire. Kasi never din nagkaroon ng magandang early game itong si Kuya Wise with the Skimmy and Valier. Dahil nga sinagot agad ng SGD Omega sa pag-rotate. Diba? Wala pa nga sila mga ulti, nag-rotate na sila. And yung offlane game, malaki na ang chance na natalo na rin nila to. Bakit? Kasi Kenji is all over the place, sumusugod na lang, baiting out skills, tapos magsi-second skill out kapag kailangan, pag mamamatay na siya. Ganun na ganun lang, SGD Omega dominating the game, Chantel. Yes, very dominating. Kita naman natin, ang hirap ting hanapin nung anino dito ni HGC for Onyx PH. Isa din yan sa magiging, actually, hindi siya magiging kasi masakit na ulo na siya agad for Onyx PH. Kasi ang dami mo kailangan isipin. Si Haze, pwede bang galing kahit saan? Tapos meron HGC na hindi mo malaman kung nasaan. Kumbaga, literally, walang map vision dito ang RPH kahit meron pa silang Grok dito na hawak-hawak ni Fuzaken. Literally, bulag sila ngayon sa ginagawa na SGD Omega kasi lahat din ng tore nila almost nasira na ng kanilang kalaban. Hindi nila mahanap kung saan manggagaling itong dalawang assassins na meron ang SGD Omega. Plus, meron ka pang execute. So, talagang insta-burst for SGD Omega. This is actually a good lineup, di ba? Parang, ang hirap nito, lalo na kung Kini Valier ka. Right now, may Venus, yes, meron siyang ulti. Pero still, yung ulti mo, pwede ka parang lapitan ng Outloom eh. Pwede kang lapitan ng ulti ni paring GZ. Ewan ko ha, kung ito si Haze, siya yung tahimik na umuubos ng pulutan. Itong si Hajizi, siya naman yung tahimik lang sa inuman pero hindi na bag pero ang lakas uminom. Ganon nakakatakot yung duo ni Kuya Hajizi at saka ni Kuya Haze. At saka itong dalawang players na to, kapag ka naramdaman na nagrabe yung pulutan, bigla nawawala, nagiging invisible o kaya bumabalik sa outloom nila. Asa na yun? Walang ambag, ang dami na inom, parang ganun. Tapos pag nagkayayaan, sila yung unang present. Ganun yung ano nila dito, ganun ka intense yung presensya nitong dalawang assassins ngayon ng SGD Omega. Isama actually, yung mga kasama nilang tatlo, si Toshi, si Hit Kenji, ito yung mga tropa nilang talagang ano lang, talagang, tara, inom, parang ganun. Sige G, kasi laging nasa harap eh. Ngayon, itong Onyx, again, guys, kidding aside, they really need to find the proper team fight. Ang hirap na ngayon ang sitwasyon ng Onyx PH. Oo, kasi speaking of, ang hirap na for Onyx PH, Madam B dito, napatay ni Toshi. So, nakita agad kung sino yung mga possible na taga-ambag sa inuman natin kasi si Iyak nung naiwan lang, diba, na corner dito. Ang napatay against 3. Napakakunat dito ni pare Iyak no, pero ejector dito for Crowd Control and Toshi with a kill for SGD Omega. Yung outlook dito GC ang layo pala sa team fight, so yun agad yung edge ng SGD Omega kasi bago mapatay si GC, makakamamba out na agad siya dun sa posisyon niya. Yep, yun talaga ang kalakasan of course ng isang Hanzo, pero props to Iyakno
sobrang clutch ng pick-up na yon. It actually bought time for Onyx PH to at least contest this Lord attempt na gusto sanang gawin ng SGD. Hindi nila agad to makukuha dahil nga wala sila masyadong damage. Si Hanzo lang ang meron sila. So ngayon, Onyx PH, this is the time, this is the opportunity for them para kontrolin lahat ng lanes in their favor. Yes, for Onyx PH dito kailangan talaga. Feeling ko for Onyx PH ang pinakamagandang gawin talaga dito, meron silang isang lane na i-penetrate para makahabol sila dito sa objectives na ginagawa ng SGD Omega. We have dalawang 10k gold runner for SGD Omega, we have Hanzo and as well nakita ko na 11k, so medyo kulang agad dito sa damage or item wise ang Onyx PH. Although let's not forget, meron sila ditong Grok. Kailangan ma-utilize dito ng Onyx PH ang kanilang Grok kasi Grok is really known pagdating sa information na kaya ibigay for a team. Although, ang kanilang hanapin, feeling ko talaga si Hanzo. Oo, no, parang kahit papano sneakyhan nila si Ajizi dito para mawala yung threat. Again, Anatalia can just do so much, di ba? Anatalia can just flank. Pero kapag nakita mo na siya, nag-reveal na siya sa mapa, pwede mo na siyang ma-burst, diba? So, still, ang pressure pa rin ngayon ay nasa side ng Onyx PH. Pero, slowly but surely, masakit pa rin yung burst damage dito, ha? You have flames all over the place na nagagaling kay Oh My Venus. Meron kang class insanity na sobrang crucial din mula kay Blar. Kailangan niya mapatama ng sobrang ayos at isang clutch wild charge from Fuzaken. This is the ultimate Onyx defense, Chantel. Yes, for Onyx PH, dito nakita natin nag-last insult yata si Parin Delar, although medyo pa-disengage na doon yung mga kalaban nito. At gaya na sinabi natin, sinabi mo dito parang Manjin, it's more on na parang synchronization of skills for Onyx PH para ready on the go dito against SGT Omega. Kasi ang dito, hindi pwede yung pa-isa-isa silang magbibigay ng damage kasi there was a time sa ating top lane, si Iakdu. Kaya naman siyang tatlo, pero ang tagal. Pag-uwa na SGT Omega. So imagine if Onyx PH will bring damage against SGT Omega na pack. Yeah, pulpakan. Pulpakan na, no? Pulpakan na. Yeah. Actually, nag-agree ako sa'yo, Chantel. Kailangan lang talaga nilang wag pilitin eh. I mean, maka-pick off ng dalawa, maka-pick off ng isa, wait for the cooldown ng Quadrant Inferno or probably Last Insanity and Hook or SGT na mag-overextend na parang ganyan. Oo, kasi kita natin ha, ito ha, SGT Omega target talaga nila si Madam B. Talagang kita natin, pinapasok nila kaya sila nag-overextend para lang mapatay yung Valier na OMH. Siguro possible for SGT Omega kaya nila ginagawa yun kasi alam nila na si Oh My B yung shot caller ng OMH. At kung siya yung unang mawala pagdating sa teamfight, medyo magiging iba ang niya dito pagdating sa laro. Pero anyways, that is Demon Hunter Sword for Hachizi on to this match. Good thing! For Onyx PH is, yes, kanina pa naman SGT Omega, pero grabe natagal na pag-extend dito sa ating laban. I think, Chantel, isa rin sa mga nais mong sabihin kanina with Oh My Venus, no? Kapag nawala siya, bukod dun sa kanyang commanding abilities, yung way din for Onyx PH to spam the minion wave. Napakalaking tulong ngayon ng energy transformation and ng searing torrent na nagmumula sa Onyx PH and yung fireballs para maubos ka agad yung waves. And hindi ka agad makapasok yung SGD Omega. Natatak din sila eh, kasi alam na nila yung threat, Chantel! Ayan na, napakakulat. Nahuli si HDZ, pero babalik lang din naman sa kanyang lungi. Sinasabi natin, napakaganda ng lineup dito ng SGD Omega. Kasi in-out, pag may damage, let's go! Kasi damage dito, sinasali dito ni Heat. Naku, yun nga lang, nandun lang naman si Toshi for the backup. Courage Pass has been gamit na ng side na SGD Omega. Killings, di ba? At double kill kay HDZ. Onyx PH, last insanity ay ginamit pa ha, GZ napatay, killing spree dito para kay Fuzaken, pero mid lane inhibitor na pigila ng Onyx PH, while charging Haze, nakita lang draman, ito yata ang unang beses na nakita si Haze at napatay pa, and ganda ng pagkakadefend dito ng Onyx PH, buhay ang inhibitor turrets, buhay na buhay. Huli ka ngayon, Haze, sabi ni Kuya Wise, pero si Wise naman dito ay inatake, that was a nice micromanagement
something, ewan ko, hindi ko mahanap yung words to say, pero ang gusto ko sabihin, kung si Hayes ay nandito sa top lane, could have been over. Kasi ang nari dyan, yung SCD Omega, na-realize nila na lumabas yung Onyx PH. Lumabas sila ng base, di ba? Eh, sa panahon ngayon, sabi nga ni Madam Kinshu, bawal lumabas. Ngayon, na-realize ang SCD, ah, lumabas kayo. Eh, mag-comply kayo. Eh, maunatan yung SCD, na-realize ni Kenji yung potential niya. Na-realize ni Heat yung potential na hindi sila mababurst kagad. Tumagal yung laban actually sa top lane. But again, makunat lang yung SCD Omega. Yung tatlo nila makunat lang. Bitin yung damage. Kulang yung damage, Chantel. At dahil doon, yung Onyx PH nakahanap pa rin ng way para makakuha ng space, para makabalik sa laban na to. Oo, kasi kita natin kanina, inhibitor turret na actually ang laking factor talaga pag nakauna dito yung SCD Omega sa pagsira ng inhibitor turret. Release for Onyx PH na doon, nakita na yung opportunity kung paano i-defend yung laban. At kita natin, nabanggit natin ang term na makunat. For Onyx PH, makunat na rin sila at nandito pa yung damage na kaya ibigay ni Delar na merong immortality si Johe dito sa top lane for the Vision. Pero wag natin kakalimutan, nandito si Hayes sa bottom lane naman, gumagawa ng objective, nag-clear ng minion wave for SGD Omega. At eto ang ikatlong lord na pala na ating laban. Ang dami nangyayari, kita natin dito actually si Bambay Clan Ramahan, pero kamot di ka mamatay. Flicker out para dito, wild charge na itapon di pare po sa akin, nahabol pero walang follow up damage ka from Onyx PH at disengage para sa side na SGD Omega. Kenji dito ang natitira ng nakita na si Hayes. Tandaan natin, merong Lord Ifer na magkaroon ng bulilyaso dito para sa ating dalawang team. Kenji, napakakunat against 4 players ng Onyx PH. Isama pa si AGZ, nandun lang naman sa middle lane. Pero Kenji dito, napakakunat, paring Manjin. Man, Pustakin, the Kingmaker, actually make that the Kingmaker, carrying Onyx PH sa paghahanap nitong mga core heroes na kailangan nilang mahanap. Sabi niya, kung alam niyong maunat kayo, mas maunat ako. Ang kunat talaga ni Pusakin dito. Kanina pa yan, Loki, hindi natin napapansin na talagang pumapasok siya sa bush, nilalaman niya kung nasan yung Natalya, at dahil doon kapag-pick off isa-isa ang Onyx parang ganito. At naku ba, sino ba mauna? Si Kuya Kenji ba ay nahabol nila? Pero namatay na naman dito si Mr. Fundamental Heat. SGD Omega, Chantel, unti-unti silang nawawala, unti-unting nawawala yung advantage. Isa-isa sila. Actually dito, para ba, Jane, we've got to commend po sa akin sa mga wild charge niya. Kahit nung huling nangyari, nung huling may napatay dito or napatay si Heat for Onyx PH, kasi ginagamit niya na para kaldagin, literal, yung place sa SGD Omega at pumitik yung damage per second dito na kayang ibigay ni Wise for Onyx PH. At feeling ko kami Mr. Fundamental for SGD Omega, si Pusakin yung Mr. Fundamental version 2.0 ng Onyx PH. Totoo. Pambaliktad sitwasyon yung ginagawa niyang ulti to the point na ang laking bagay nung millisecond na mapipitila. Yep. Yung supposedly gustong gawin na SGD Omega. Totoo. Pero ito pa rin ba, Gina, problema for Onyx PH. Hindi natin makita yung pinakakaya na nilang i-burst ng isang Uranus. Wala silang mapatay kaagad talaga. Pero kapag yung right target na si Hayes at si AGZ na huli, GG well played eh. Kasi pag nawala yung dalas asin, tagilid ng Vapor and yung Natalya and yung Hanzo, hindi kasi sila yung type ng carries na na laging yung hindi kagaya ng Ling, hindi kagaya ng Lancelot na pwedeng humarap, pwedeng mag-push, 'di ba? Ma-lockdown lang sila ng isang pump mali. Yatarps ang mga mukha. Tapos colors. Tapos champ clutch, ang clutch dito ngayon, I think para sa side ng Onyx PH, bukod sa mga ginagawa ni Pusakin ng mga wild charges and sa mga pag-scout niya kung nasa ng mga tao, si Iyakno din, no? Never nawawala sa hulog. Oh! What a kill! Pili ko kill of the century yun kasi
nakita nila yung outlook ni pare Haji, si akala natin si Kimi mapapatay pero naka-ready lang naman Toshi on the sidelines killing that X-Fork. Pero ito ang interesting dito for Auric Pitch, lagi natin sinasabi si Kimi may ticking bomb or kaya may expiration date, pero dito nakikita natin nagiging effective siya for Auric Pitch kasi nagiging online yung ibang heroes dito ng kanilang team. At kita natin ngayon this time around Auric Pitch sila ang lamang pagdating sa minion wave. Na eh, si Wise parang may alsa albularyo ata at nahuli yung multo. Madam Chantel. And yeah, nag-agree ako sa iyo no. Yung Kimi nag-expire pero go Chantel. Oh. Nasa likod na likurari para i-haze natin dito ang Kimi na RPH. Pero kita natin dito meron siyang immortality na dikit na lang dilipan against one. Si Heat dito ang nahuli ng team Auric PH. Nabalibag pa. Pero Falling Star Moon come from Toshi with a mega kill para sa kanya. Napakasakit Kuya Eddie. Iyak to na pa. Kunat lang dilipan double kill para sa kanya. At ito na yata ang bakbakan natin ngayon sa ating laban na magpapabago ng ating sitwasyon. Kita-kita dito ni Fuzaken. Pero KG, puno-puno yung buhay mo, men! It's gonna be... Kakunatan! Iyak to, kakunatan ang laban na... Ay, siya! Bago laban dyan din, naglolokohan lang sila, ayan! Nagpapapunan lang sila, maibaya! Oh, ngingit-langit! Oh, teka, lupa! Ay, nilabas ang mga apoy-apoy dito! Pero may mumu, may multo, may otlom na umatake! Inatake rin yung kabilang multo, syante! Eto, hindi ko... Sabi kanina ko kasi na, may kita mo yung binabatong skill pero wala na mabawas sa ano, mabawas sa buhay. Para sila dalawa yung naglokohan. Pero anyways, kinagandahan doon, napatay naman si Iacno. Nawalan din siya ng immortality. So, kumbaga, cooldown agad to for Auric PH. Crucial thing here is, kaya sinabi natin, napakakulat na lang lahat. So, yung team fight siguro natin for the next, for the next minutes ay mga 4 minutes, 3 minutes. Papatay ka lang. Nang isang hero yung papatay mo nun. Pero napakakunat. At yung kinagandahan, kalaman natin ngayon. Kasi hindi natin alam kung sino ba talaga yung lalamang. Ang pinaka-inaantay lang natin kung sino una magkakamali. I think ang mahirap kasi rin dito, Chantel, aabot na tayo sa kailangan ng malaman kung ano ba yung mga nagagawa mismo ng mga passives and ng mga skills nitong mga certain tanks na to, diba? Full zap din, mabilis pa. Diba? With the sprint. So hindi mo talaga mahuli, may shields ka. Yung Uranus, meron siyang built-in talaga na pwede siyang bumilis, 'di ba? Ang hirap eh. Again, nag-agree ako sa iyo, naglolokohan lang sila. Ang pwedeng maging way para manalo tong mga 'to is lumikod ka. Idaan mo sa likod, 'di ba? I-flank mo gamit yung Haze, gamit si Haze or gamit si Ajizi kasi sobrang crucial yung positioning talaga ng mga carries ngayon. Si Wise and si Oh My Venus. And kung iisipin mo, mas pressure ito para kay Haze and Hajizi eh. Kasi yung role ng Kimi at ng Valir, lalabas talaga yan eh. Nasa likod lang sila, pero magpapakita talaga sila sa mapa. Ngayon, aware sila. Kanina pa, alam na nila na kailangan nila mag-iingat. So, ewan ko, grabe, game 1 pa lang to, Chantel. Eto na naman pa tayo, oh. Hindi ko na 35 minutes, 40 minutes, let's go! Exclamation notified na to, guys! Pero anyways, SGD Omega, nakita natin full potential ni Hayes kanina. Nalikuran niya yung Kimi. It's just that, merong immortality. Si Kimi kanina, at this time around, nakapag-cooldown na rin yung immortality niya. Up, wild charge na naman! Parang po sa kayo, mga kaibigan. Pero nag-nang multo dito. Si Haji. Walling Star Moon kay Toshi na stand ni Madam B, pero nandito ang backup ng SGD Omega Kenji. Ang sinasabi natin, isa sa pinakamakunat na hero dito na SGD Omega ay halos wala ng buhay. Napatay pa dito ni Wise, pero yun nga lang si HGC for the backup. Tinan natin dito, may immortality, men! Buhay na naman sila! Oh my! Onyx BH! Sama-sama sa 2020! Sama-sama tayo. Nalilito na si Kuya Hayes kung papasok po siya o hindi. Kitang-kita na huli sa camera eh. Si Kenji, humingi na siya ng tulong. SGD Omega, alam kasi nila, kaya nilang makaburst. Pero nakita mo yon, wild charge agad hanggang sa mumo. Si Kuya Pusakin, clutch. Kumbaga sa basketball,
itong si Pusakin, siya yung nakakuha ng clutch rebound. Sobrang ganda ng box out niya. Oh, akala ko si Kuya Pusakin yung nakashoot na ng ball. Hindi naman. Kasi lagi sakto talaga yung white shot. Eh, parang Pusakin, promise. No fancy talaga kay Pusakin, pero sakto kasi para ma-stop yung pinakagustong gawin na SGD Omega at nababaliktad nila. One factor dito siguro for RPH kaya nahihirapin SGD Omega, hindi na nila ma-penetrate si OMIP. Kasi nakikita natin yung mga stun ng kanyang skill dito. Ang laking bagay pagdating sa T5 kasi automatic nagiging target sila ng Kimi. Pero ito na naman tayo dito sa top 10. Dire-diretso lang. Sabi nga nila, pero Hanshin, ito na pa tayo. Ang kanyang auto mga kaibigan hit. Nandito sa may bandang Genki. Pero ito na lang. Oh, hit! Dapat rin si OMIP. Kakabagit na natin. Wise dito. Wala na rin immortality mga kaibigan sa may bandang Fondo dito. Last Insanity. Come from Dinar. On that XP. Pero Kenji dito. Carry a kill para sa kanilang team. Nakita ni Iyak to. Under the turret mga kaibigan, ang isang Hanzo and a kill para sa kanya. Pero this is gonna be against 3 sa may at ito sa pagkakin. Alam ka si mamatay. Ang laban lang. Let's go. Pero Hotoshi will a kill. And last man standing at ating Mr. Fundamental version 2.0 na RPH po sa Ken with that sprint. Hindi maganda, hindi maganda yung positioning doon ng Onyx PH. Ang hirap din eh kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon. Pag ikaw lumabas. Tapos gusto mo talaga mag-comply. Eh hindi ka pa rin pwede lumabas eh kasi nakita mo yung threat even though 8 deaths si Haze. Napakalaking tulong nung high and dry end ng execute to burst down a hero, Kimi and Valier, maliit ang HP bars niyan. Ayan o, yung si Oh My Venus, nasa bandang ano lang yan, nasa bandang 9k lang yung buhay niya, 9 to 10k lang yung buhay niya. Against these zeros na lagpas-lagpas na yung mga buhay. Grabe, ewan ko. Ewan ko. Hindi ko na alam. Kumbaga, pagkana kakaroon na team fight. Ano eh, alam ko matagal bago mamatay eh. Oo. Oh, kasi nakaka ko natin lahat. Pero ito, ang yep. Adito pari Manjina, ang crucial for SGD Omega, kaya hindi din sila makapag-secure dito ng Lord, is delikado, knowing na wala talaga silang marksman or more on DPS yep. Para sa kanilang team. Kailangan yeah. Pag i-activate nila si Haji, si magiging maganda yung posisyon. Eh pag yeah. Mag-contest dito ang Onyx PH, delikado, pag na-expose si pari si. Totoo. I think kung titingnan natin ang mga carries dito, apat lang naman ang tinitingnan natin na carries eh no. Si si Kimi ni Wise, si Oh My Venus Valier, Hajizi, Autumn at si Haze na ano, si Haze na ninja Natalia. Tapos yung anim, naglolokohan na lang 'yan. Okay, mas makunat pa sa ano 'yan, sa nahangin ng chicharon. Yung anim na 'yan. Kung iisipin mo mabuti, ngayon, paano lalaruin nitong mga carries na to, yung mga defensive items nila? Kasi, kung iisipin natin, Chantel, si Kuya Wise, meron siya ng Winter Truncheon. Diba? Yun lang yung defensive item niya, pero yung buhay niya, tignan mo. Napakaliit ko. Napakaliit. So baka mamaya pwede siya mag-pull off dito ng pagkagamit ng Winter Truncheon, Mr. Buy and Sell, bili ng immortality. Yung mga ganun. So, ewan ko na. Para ba, Jean, dito natin pa sasabi kay White na life is short. Life is short talaga. Oh, life is short. Kaya na sinabi natin, 35 minutes, 40 minutes ang pinaka-running ng laro natin dito. Pero ang crucial for these both teams, hindi natin na nakikita na meron talaga nakakapag-split push kasi delikado for them. The mere fact na may mabawas na isang hero, mahirap na agad pagdating sa team fight. Kasi so far, for these both teams, napakakunat na lahat ng players. Pag may na-minus na agad, ay kakahitap na! Pero na-minus dito si Barry Wise at isa ano pa, Oh My B, nakita na nila! Nakikita pa! Ni Barry Haze natin dito na kill. War charge dito, medyo na dito. Nakupulas, insanity pa! Eto na naman ang wakbaka na hindi natin alam kung kailan pa talaga matatapos pa kasi si Toshi napakakunat lang din naman against me. Pero iyak dito, laban lang for the side of Orange PH at paring Manjin, ewan ko na talaga! Walang course ang Onyx PH, pero ubos na rin yung damage ng SGD. Naku po, pero mang
lang sa Lord take ang SGD ngayon dahil lima sila. Chantel, Mr. Fundamental Heat, nagpakita na. Hinuli niya yung pinakakailangan mahuli. Basic na galawan lang talaga. Talaga, ano yung kita natin ang tago talaga sa bush lit? Ano nagpanggap na ako dito para kay Mr. Fundamental? Isa yun sa mga plays na pagkakaroon ng fundamental player na SGD Omega. Pero si Ace, nakita naman, ay, napatay pa, di parin nila dito po sa akin. Napakakunat, pero ewan ko na talaga. Sinunog! Sinunog yung nila mga kaibigan. Nandito naman si Kenji, pero papasok na rin si Toshi. Kuya Manjin, carry din ako. Hindi ako tank. At naiwan na lang dito si Kuya Dila. Ayun, pero buhay na si Nakimi. Going in for the burning sensation ng kanyang energy transfusion. Pero wala silang si Bataanon. He's lang. It's still an even ball game. Walang kumuha ng Lord. Ladies and gentlemen, 35 minutes na. What is happening? What is happening to ML? Napakatagal ang laban, guys. Actually, paita eh. Nangyayari kasi literal, in or out. Am I in or out? Yung nagiging laban natin. Parang sa... Mamba out. Pambansang... Oo. Pambansang krong-krong si Madam, ano? Si Madam Sandara. Pasok. In or out lang talaga ang galawan. Pero ang ganda na sana nun sa SGD, sa tingin ko dapat ni Lord na nila eh, no? Tingin mo? Oo, para meron na sila agad edge. Kasi so far, dito, SGD Omega, nakaka-pick off sila. Napapatay nila yung dalawa. Kaso ang problema, hindi nila madiretso kasi kaya pa rin i-defend dahil napakakunat na din. Dito ng isang Iracno and si Dilar, yung true damage na binibigay against SGD Omega. Kagaya na sinabi ng panel kanina, maganda si Xborg to counter out si Esmeralda and Uranus. Totoo. So, okay, kailangan nila ng isa pa. Ng isa pang kasama at yan na yung Lord. Yappy ballers, I think kasi sa lineup ng SGD Omega dito, yes, they have oracles, they have the defensive items from the magic damage, pero yung ano eh, yung damage per second, yeah, bigs, yung damage per second capability ng Onyx dito, mas lamang eh, no? Ayan oh, burning sensation, nakita mo, anak ko, inuuli ni Daga, si Kuya Hale! Takbo, patay yung isa sa dahilan kung bakit namamatay yung Kimi at ang isang palier na Onyx PH. Pwede at possible kung medyo mahirap na kuhanin yung Lord, pilitin nila si Rai dito ang kahit isang inhibitor turret. Kasi sa labo natin ngayon, wala pa talaga nakakapagtawag ng Super Minion. Imagine guys, 97 minutes pero wala pa rin na silang inhibitor turret kasi si Wise na gamit ang kanyang for this game. At safe si pare Wise. Niligtas siya ni Kuya Pusakin. Pero nandito si Toshi. Si Toshi, may plano. Nag-aamang sa mga damo. Pero, Madam Chantel, 30 seconds, kalahating minuto, half a minute to win it para sa Onyx PH. Grabe, si Hayes, alam na nila na hindi nag-aambag si Hayes. At puro pulutan lang yung kinakain sa inuman. Sabi nila, Higgs, pupulutan ka. Uma naman, ganun na yung ginawa nila. Ang hirap na nito, SGD pa yung tumagilid. Ako po, medyo tumatalikin na nga dito SGD Omega. Pero sa top lane natin, ha, tignan natin kung tama ba naging desisyon dito ng Onyx PH na ipasok pa. Pero mamba out lang din naman, wala flicker. At guys, wala pa rin talagang nagtatry kumuha ng Lord. Tignan natin kung Onyx PH isisecure nila to. Pero so far, for SGD Omega, buhay na ulit sila lahat. So feeling ko another 2 minutes para rumble talaga. So laban natin ngayon, i-react dito with that Cyclone ay makatakas na din naman. Pero ha, Jeezy, okay, biglang liko dito para sa ating team. Minion Wave is on the side of Onyx PH. Si Hitty, oy! Uy! Nakatay si Iacno ba, men? Wala na isa makunat for Onyx PH. Minus 1 na agad. At makakatakas pa si Hit para sa side ng SGD Omega. Sabi ni Kuya Hayes, anong hindi nag-aambag, Kuya Manjin? Eto, si Iacno. Grabe, sobrang clutch. Tapos lahat sila nag-immortality na dito. Madam Chantel, feeling ko, yung clutch na to, ewan ko. Ito. Sobrang tagal eh. Alam mo, ano pare pa, James? Si Hayes yung minsan lang mag-ambag, pero malaki. Oh. Kasi napatay niya si Iacno. Totoo. Eh, sobrang laking bagay. Maling ambag. Yes, talaga yan. Pero nagbibilt na nga na ng ambag dito sa ating Genji. Oh. Napatay, sakto sa may rocket. Mega kill para kay Fusaken. Pero damage is zero with Flash Insanity. Si Hayes! Si pare to
ko sinabi dito si Hayes na nga lang napatid yung si OBIP pero nawala ng immortality parang Mr. Fundamental and that is it 2020! Hit me! Nakakunat lang din naman pero wise nakakuha ng kill. Naubos! Naubos yung mga sponsor sa inuman! Yung tatlong makuhat! Madam Chantel! Oh my God! Paano ma... Paano nadedepensahan ng OSGD Omega to? Onyx PH! Sabi nila, bawal kayong pumasok sa teritoryo namin! Again, DPS! Damage for second! Diba? May emphasis doon! Damage for second, guys! Yun yung totoo doon! Pero, men! Iba! Kitang-kita mo naman yung burning sensation nung glowing wand at saka nung genius wand tsaka nung divine glaive na damage kahit gaano kakakunat pag ganito yung bidang Kimi sa late game mararamdaman mo pa rin. Oo. Pili ko pare Benji na kailangan na talagang pansinin yung Lord kasi it's 40 minutes ang laking bagay pagka nakuha yung Lord. But for your honest PH pare Benji hindi ko alam ha. Hindi mo may kinakastap in eh. game number 1 pa lang pero sabi ng mga teams eh diretso nyo na sa game number 2. tumawag na naman si Ginoong Valdez. Sabi ni Ginoong Valdez, aba, SGD Onyx pala. Ibigay nyo game 1 40 minutes. Eto na prime time Saturday afternoon. We have the ratings. This is all about the ratings. Ibigay mo na. Grabe guys, yun talaga. Actually, somehow out of words tayo para sa ating team ngayon kasi anong nangyayari? Ano, alam nila kung kailan sila papasok, alam nila kung kailan lalabas. So ang nangyayari dito, walang error talaga na nangyayari. So walang error na nangyayari. So walang opportunity para i-capitalize kasi wala nang error. Pero again, tama ka eh. Sa mga ganitong game kasi guys, sa mga ganitong game na to, ang titignan mo na di, dalawa na to eh. Yung una mong titignan is yung ano ba yung scientific capability ng hero. Kumbaga, ganito ba siya sa late game, 'di ba? Kagaya niyan si Kenji, alam niya nang pwede siyang maglakad-lakad, yung Grak lalo na si Fuzaken, alam niyang pwede siyang umiswag-swag, alam niya hindi na siya mamamatay talaga. Pangalawa is yung ano na to eh, sa player na din to eh, yung clutch time moments na to sa player. Etong dalawang team na to, proven and tested tong dalawa sa mga clutch time moments, 'di ba? Sa mga decision making in the late game. Onyx probably mas na-improve nila ngayon yung kanilang decision making in the late game, pero SGD hindi rin bago sa kanila itong making na to in the late game. So ngayon, sa tingin ko, ang hirap. Mahirap talaga para ma-change. So, babalik na tayo sa ating 41-minute game. Again, I repeat, this is 41 minutes, guys. Ano to? Panlaban na to sa longest game? Longest game, oo. Longest game, yes, para sa ating history ng Mobile Legends. So, let us see, guys, kung sino ba talaga mananalo. Onyx PH or SGD Omega. Kasi ngayon, hindi na factor kung ano yung pinakagagawin mo. Yes, factor siya, pero kukontra agad or namamangka agad nung isang team. And ang dami ng pitasan na nangyari, pero wala pa din nakakapag-secure ng Lord. The more na tumatagal yung laban, the more nagiging makunat si Lord. Lord na makukunat din na mini Lord ng mga heroes dito na SGD Omega, kaya nahihirapan din dito yung damage per second. Yeah. Gaya na Onyx PH. Seekand! For Seekand! Hindi, joke lang. Again, nag-agree ako, Chantel. The longer the game goes, the stronger the jungle creeps din na napupunta. So, ano din yan, no? Parang iti-take in consideration din yung kukunin mo ba yung jungle creeps? Kasi medyo ang kunat na din eh. Diba? Or isi-split push mo na lang. Diba? May mga ganong factor na rin na kailangan mong makita in this choke time moments, in this clutch time moments. Yes. Siguro dito for SGD Omega, ang magandang gawin is to
maximize the boost knowing na meron sila Natale and Chohed. Magkamali lang dito ng pasok isang player come from Onyx PH, instant pick off na agad for them. Pero bakbakan agad dito, naku, nakita pa si parang hit natin, napakasakit dito ng side ng Onyx PH. Sira ang immortality at iyak, no, mukhang magkamali lang dito naman. It's gonna be a killing spree para kay White, pero may sagot lang din ang side ng SGD Omega. So it's a tie for this match. It's gonna be hit, which is the an initiator for SGD Omega and Iaknu, which is a good tanky player dito. May halong damage for Onyx PH. So for Onyx PH, ang pinakakailangan nila gawin dito is ano yung paunahan ito makasira, guys, na ano, ng inhibitor talaga. After nun, it's gonna be really difficult for the other team na hindi secure ng certain kind of objective. They have the Natalia, yes, pero crucial for the Natalia, po nakita si Natalia, it's gonna be a disaster for SGD. Oh! Kasi speaking of Natalia, ito yung capacity niya. Nakita din si Dilar pero disengage agad for Natalia. Bakit? Kasi may Firaga armor, isang XP at Delegato na matagal doon at mag-overextend for yeah. Natalia. Pero napop niya dito yung immortality. Immortality proc. Again, both of the teams buying time for each other. Value trades after value trades. Let's look at the, sabihin natin, pwedeng maging outcome dito. Toshi is playing this as a tank role, pero anytime kasi pwede siya mag-convert eh, sa damage type. And Toshi with the rage of the Falling Star Moon, hintayin niya lang yung second skill ng Kimi, or hintayin niya lang na maubos, makapag-pop ng ulti si Oh My Venus. Pwede siyang pumasok actually. Pwede siyang makakuha ng magandang outplay. And ano na to, again, in these types of game guys, pressure moments na kasi to eh. So, dito mo malalaman sa mga players natin kung gaano ba talaga sila ka-pro. Kung paano nila i-manage yung ganitong pressure moments. Parang, how do they deal in this type of situation? Ang hirap, hindi na nagmamatter yung early game, yung mid game. Ano na to, parang pautakan na to. Dito na papasok yung pagiging streetwise mo sa laro. Yes, kumbaga gulangan ang magiging labanan natin dito sa laban ngayon. As we could see here for the players of Onyx PH, medyo mahirap na agad sa actual for Haze to do yung usual na ginagawa niya na maka-snipe ng hero at maka-gank ng player coming from Onyx PH kasi lahat naki-immortality. So, if you have to execute, kailangan yung execute mo as much as possible. I-proc mo siya right after masira yung immortality. Pero that's not the case for the players of Onyx PH kasi makunat na rin sila. Ang mahirap na dito, Onyx PH, pwede natin sabihin sila yan nasa upper hand dito knowing that they have the Kini, mabilis na makakapag-objective. Yun nga lang, ang nagiging problema dito is malambot ang pinaka-lineup talaga ng Onyx PH. Malambot and lugi akong isipin mo kapag nagkaroon ng Lord Atem, medyo lugi ang Onyx PH dahil sa retribution ni Kenji eh. That's why maiintindihan rin bakit nagiging safe itong dalawa in terms of getting the Lord. Nagiging ano siya, parang pang decision. Pero grabe no, Chantel, si Pusaken, one death only. 46 minutes na. Ito na yung longest game in the record books na isusulat. Lista mo na sa kalenderya. Isang ano pa lang, isang death. Pero yung lahat ng ginawa ni Pusaken for this game, sobrang kitang-kita natin kung gaano kalaki yung factor for Onyx PH sa ating laban. Literal na naisusulat, 46 minutes sa ating laban. This is just the level 3 Lord. At wala talaga nakakapag-attempt na makakuha nun kasi Delicado for Onyx PH because meron Natalia at merong Hanzo. Delicado si Oh My V at Delicado si Wise. For SGD Omega naman, pag nahanap si Hanzo, it's gonna be a different story for them kasi yung firepower nila talaga ay nakukuha coming from HGC. So for Onyx PH here, ang pinaka maganda gawin nila is to clear all minion waves, lahat ng lanes para nakaangat kasi pag naka-minus ng isa dito or kahit lang player SGD Omega, totally diretso yung direction ng SGD Omega, hindi na kailangan ng Lord. Diretso, literal dire-diretso lang. And of 4 immortalities here to the side of Onyx PH para naman sa side ng SGD Omega, dalawa lang. It's gonna be the Chohed and Uranus yung pinaka-frontliner talaga dito sa side na SGD Omega. Nako, pero mahuli ata si Wise dito. Wise popping that ultimate to get away. Pusaken with the wild charge. Huli ata si Kuya Toshi! Nako! Huli ka! Ang pagkakamali, nakapit na sila ng isa. Who's that Toshimon? Nakita nila sa ano, sa bush. Ito yung mga huli na talagang swabe for Onyx PH because that
is Toshi na pagkukuhanan nila ng damage. Question here is, for Onyx PH, kung ang uunahin ba nilang objective ay yung middle lane tier inhibitor turret or the Lord. So for Onyx PH, yes, maganda kuhanin nila and pwede silang dumiretso ng Lord because that is 45 seconds bago mabuhay si Toshi. Haji, si Kita. Oh. Alam natin kung saan nakapwesto. Ito na ang catapult card from the side of Onyx PH. Dire-diretso ang inhibitor turret at sirang-sira na ang turret dito ng side ng SGD. Mega, unti-unting nauubos ang kanilang defense against Onyx PH. Grabe yung Onyx PH dito. Iniisa-isa yung SGD Omega. Sabi nila ganun mag-handle ng problema. Iisa-isahin mo. Yung una si Haze. Yung pangalan, if I'm not mistaken, si Hojizi ata. May napita si Iyakbo kanina eh. Tapos kayo naman, si Toshi. Sabi nila, hindi naman kasi natin ganun sabay-sabay eh. Kailangan isa-isa lang. Oo, pero guys, dapat ay dito si Wise for killing spree para kay Paring Haze. Pero nakita natin kitang dito ng Onyx PH. Pero may bandang taas natin, it's gonna be the Lord getting a kill per hit with that ejector. Napatay lang din naman sa player come from Onyx PH at pan. Actually, hindi na pa tayo pala yung laban. Kasi dito, Onyx PH, nakasiha sila ng inhibitor turret dito na dalawa. At sa tinagal-tagal ng laban natin, malaking bagay na makatawag ng super minion. Pero Onyx PH, nakaantay nila talaga dito is the Lord objective. I think Chantel, yung SGD Omega, they're still not out of this, di ba? Sobrang dami pang chances na pwedeng mangyari, pero talagang commendable si Paring Fuzaken dito. He is probably the MVP of this match for Onyx PH. Sobrang clutch nung pagkahuli niya kay Kuya Toshi. I think Toshi was just parang scouting someone, trying to make a play in the bottom side kasi nandun din si Paring Haze eh. Parang may gusto silang ulihin. Pero si Fuzaken, iba talaga. Sabi nga ni Prof B, itong si Fuzaken, kahit saang lugar mo ilagay, kahit saang street mo ilagay, alam bawat sulok, alam niya yung mga ninjahan, yung mga sulok kung nasan ang mga ano, pa yung paseroksan, alam niya kung nasan yung bilihan ng ganito. Alam niya lahat yan, alam niya sa nagtatago lahat. Oh, grabe dito si Fuzaken talaga. Siya talaga yung isa sa fundamental players dito for Onyx PH kaya sobrang napatagal yung laban natin ngayon. This is 50 minutes guys. We are talking about for SGD Omega na siraan sila ng dalawang inhibitor turret. For Onyx PH, ang pinakamagandang gawin dito is mag-build na sila ng item na ready dun sa pangalaga na type na makapag-switch sila kung mag-switching of armor ever mawala immortality na ka-ready yung panibago pa for SGD Omega naman. Ani si OMV dito eh, nakita natin damage kayo na kanya nga si Ring Turn kanina against SGD Omega. Napakakate at sakit nung gabing crowd control kung baga na kaya niya ibigay. Totoo doon din nahihirapan yung SGD Omega eh kasi mas may tulak yung Onyx. Meron silang mas okay yung kanilang zoning capability with the crowd controls, di ba? Laging sakto yung wild shard. Si Ring Torrent, kahit ibato mo lang yan ng basta-basta, di ba? Matutulak agad si Kenji. Meanwhile, ang SGD Omega, meron lang sila, falling star mo ni Toshi, tapos yung ejector. So wala talaga silang necessary crowd control na AOE. Kaya nga crowd control eh, yun nga, crowd. From the first word na crowd. So hindi rin sila makakahuli kagad. Instead, mas nakakaano sila eh, mas nakakapag-sustain sila dahil nga makunat sila. But man, Chantel, 51 minutes na. Isang oras na. Magi-game ko pa tayo. SGD wala nila bigyan ng space dito si ano si Haze naman na makapag-split push. Kapag i-force nila dito yung Onyx PH na magkaroon ng team fight sa top lane tapos habang nangyayari yun, nandun pala si Hit. Na nag-split push sa bottom lane side. Kasi speaking of bottom lane side, naramdaman nila at kita ng kanilang psychotic na nandito pala si Paring Haze na tamaan ng racket dito ang ating Natalia. Pero nakakatakot ba? Yan ang tanong Fuzaken dito. Makakataas pa si Haze. Oh! Black. Pero nandito na ako na makakampi. Boundary. Kumbaga nakatakas dito si Haze ng SGD Omega. And for Onyx PH, maganda nga ano yun, depensa. Depensa ang Marino, kumbaga, kasi alam nila na merong kalaban na magagaling sa bottom lane side. Nararamdaman na nila eh. Alam mo kasi, ang daga. Kayang-kaya hulihin eh. At gano'ng ginagawa ng Onyx PH.
SJD Omega, sila na yung iwas po Soy dito. Iwas sila sa 5-on-5 engagement. They're just cutting the minion waves every time na lumalabas, utilizing the capability of the stealth na meron is Toshi can even spam out the waves with the second skill. But again, yung DPS, man, even Lar can put on a lot of ticking damage with the flamethrower. So this is just looking bad. Oy, pero sa gitna! Sa gitna! Oh! Oh! Ay, ni paring Haze, ang laban, nakasira sila ng inhibitor turret doon. Pero kita natin, Hachizi, napaka-bless lang naman ang damage yun ng Auric PH. Kung sa kaya, wild charge Kenji na wala ng immortality, mga kaibigan, ejector! Malaki hit, pero wise na kapatay lang naman. Flicker out for hit, mga Besi Wap, and another one. Pero Haze is the man talaga for SGD Omega. Malaking bagay na nakuha niya yon dahil pwedeng-pwede at ang daming pwede isipin dito ng Auric PH na possible mag-split push dito si Haze. Kapag Malefic Roar, goods na yun eh. Parang oh, push kasi, ano yun eh, third penetration for the item. Yeah. Oh my! May isang minion na, may isang minion! Haze is here! Nandito si Yakmu! Kailangan niya makakuha ng magandang play! Pero naramdaman yon ng Onyx PH. But oh! Hit will fall down in the bottom side! And Gigi also fall down! Kulang dito! Si Omega Toshi trying his best kill wise! Nandito na! Bataan on! Slicing and dicing! Mr. Haze! Mr. All-Star! Mr. SEA Games! Naran! Pinaapoy! Sensation! Oh! Last man standing for SGD Omega is gonna be Haze Nasiran! And for that long running game, congratulations on PH!